He is a gentleman of perseverance and determination. He is a perfect example of empowered Kabaitaan. He is one of our first Vita Plus Kabaitaan official speakers. And let us all welcome the very dynamic Mr. Christian Perez. Hi, hello, great morning, first Vita Plus! Grabe, no? Papusuan naman dyan, no? Papusuan naman tayo dyan. Hello, 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 comment naman lahat. Power, power tayo. Great morning! Hello, I'm Christian Perez. Welcome sa ating CCEL. No, welcome sa CCEL natin. Ako yung first sharer natin for today. Tapos marami pa para mas ma-inspire tayo, mas ma-motivate tayo. Okay, so sit back. Okay, humawak ka sa upuan mo kasi ito na yung oras. Okay, ito na yung simula. Ito na yung araw na magsisimula yung pagbabago ng buhay mo. I'm Christian Perez again, isa sa mga power core ng First Vita Plus. Youngest official speaker ng company. Okay, Vita Eagles Junior Team Leader sa lahat ng Vita Eagles Junior na nandyan ngayon. Hello, hello, hello. Okay, kamusta kayo? Power, power tayo. Makikita niyo po ako sa Facebook at Christian V. Perez and Instagram. Okay, so game? Ready na? Game na tayo. Okay, sige, simula tayo. I've started First Vita Plus April 24, 2013. 26 years old ako ngayon, way back 2013, I'm 18. Okay, 18 years old ako, nung makita ko si First Vita Plus, tinry ko yung negosyo simply because gusto kong yumaman. Gusto ba yumaman? Oo naman, di ba? Gusto natin yumaman. Gustong-gusto kong yumaman at the very young age. Ang alam ko, ang akala ko, hindi ko pwedeng kumita kapag 18 years old ka. Ang akala ko, pag 18 years old ka, ang pwede mo lang gawin, pumasok sa school. Okay, ang pwede mo lang gawin, magbarkada, mag-basketball, mag-computer, mag-dota, tapos humingi ng baon sa magulang, tapos uuwi ka ng gabi, magpapagalitan ka. Yun lang yung alam ko eh, at the age of 18. Pero may pangarap ako. Siyempre naman, sino ba namang 18 years old yung walang pangarap? Sino ba naman sa inyo dyan na nakikinig ngayon yung walang pangarap? Lahat naman tayo may pangarap eh. Punong-puno ako ng pangarap. Gusto ko magka-motor, gusto ko magka-big bike, gusto ko magka-kotse habang nasa college pa ako. Gusto ko magkaroon ng sariling kondo, syempre para tambayan ng barkada, 'di ba? Kahit sariling bahay, tambayan ng barkada, hideout ba? 'Di ba? Gusto natin lahat 'yan eh. Okay, gustong-gusto ko 'yon. Nakakainggit pag may nakikita ako na meron sila ng mga bagay na 'yon, pero hindi ko alam kung paano ko kukunin. Kasi ang alam ko, mag-aral lang mabuti para may magandang kinabukasan. Ang alam ko, mag-aral ako, then 4 years after graduate ko ng college, pagka-graduate ko ng college, tsaka pa lang ako, pwedeng magtrabaho, pwedeng kumita. Pero nung nakita ko si First Vita Plus nung date na yan, nagulat ako, sabi ng speaker, kahit 18 years old ka, pwede ka nang yumaman kay First Vita Plus. Kahit 18 years old ka, pwede mo nang makuha yung mga gusto mong makuha. At first, ayaw ko maniwala, pero nung nagtuloy-tuloy yung speaker, sabi niya, pinakita niya lahat eh. Pinakita niya lahat sa akin, yung lahat ng nakuha niya, sabi ko, yun yung pangarap ko eh. Pinakitaan ako ng speaker ng kotse, ng SUV, ng sports car, pinakitaan niya ako ng cheque, ng pera, di ba? Pinakitaan niya ako ng savings, yung travel goals na kukuha niya, both local and international, yung lahat ng bagay na ini-imagine ko lang, yung lahat ng bagay na gusto ko meron din ako, pero hindi ko alam kung paano ko kukunin kasi nga, 18 years old pa lang. Pinakita niya sa akin lahat, then tinutok niya sa akin, then sabi niya, pwede ko rin makuha. At that time, at that date, merong 4 na words na nag-connect sa akin nung araw na yon. Una, yung 4 na words, una, pangarap. Then pangalawa, 151515. Then 8, then yung pangatlo, 18 years old. Then pang-apat, pwede mong makuha ngayon na. Yung 4 na words na yun nung tumama sa akin, yung puso ko, gustong-gusto na eh. Gusto nang tumalon, gusto nang sumama. Sabi ko, gusto ko ding gawin, gusto ko ding itry. Pero yung utak ko medyo nagdadalawang isip. Then yung last na sabi niya, try mo. Try mo lang. 18 ka lang naman eh. Ikaw, ilang taon ka ba ngayon? Bilanggit niya yung edad ko, sabi niya, 18 ka lang naman.
gawin mo ng 3 taon si First Vita Plus, 3 taon, 5 taon si First Vita Plus, kung kumita ka o kung hindi kumita, eh ano naman? Kung hindi mo man makuha yung pangarap mo, ano naman? After 5 years naman, after 5 years naman, 23 ka lang. Eh di tsaka mo gawin yung mga nakasanayan mo, eh paano kung after 5 years, mayaman ka na? Eh paano kung after 5 years, yung pangarap mo nasa iyo na? Doon nag-snap, doon nag-click, doon pumasok sa isip ko, pumasok sa isip ko na pwede, try ko si First Vita Plus. Then dyan nag-start, April 24, 2013. Unang pangarap lang daw muna, isa-isa. Sabi ko, sige, gusto ko makabili lang ng motor. Bakit ko gusto makabili ng motor? Kasi, pumapasok ako sa school, okay, napasok ako sa school, ito yung motor ko, yan. Naka-skeleton ako ng motor. Honda XRM 110. Kulay pula yan. Hindi sa akin yan, sa father ko yan. Pinahiram lang niya sa akin, magandang-maganda, maayos na maayos. After 2 years ng paggamit, ganyan na naging itsura niya. E ganun talaga, kabataan, wala namang pakialam sa motor eh, basta gamit lang ng gamit, 'di ba? Gamit ka ng gamit ng motor, napapairam sa barkada, nag-slide, naka-aksidente, 'di ba? Nasisira, wala namang pampagawa. Eh kasi nga, umaasa lang naman ako sa baon eh. Sabi ng tatay ko, hindi ko ipapagawa yan. Kung gusto mo ipagawa yan, ipunin mo yung baon mo, tapos ipagawa mo sarili mo. Kaya ako, nagtitiis ako sa skeleton ng motor. Pero nung makita ko si First Vita Plus, sabi nila, pwede daw eh. Nag-try ako, sabi ko, sige, mangangarap ako. Kahit hindi ko na ipapagawa yan, taasan ko ng konti, bibili ako ng sarili kong motor. Kahit yung Raider R150 lang. O, pangarap ng mga kabataan yun eh. Kahit yun lang, makabili ako noon, okay na ako, mapalitan ko yung motor ko. Sure na, maniniwala ako sa negosyo ng First Vita Plus. Doon dumaan, tinry ko sa First Vita Plus, no? Tinry ko ng tinry, ginawa ko, inaral ko, para makakuha nga ako ng unang pangarap ko. Yung motor ko na yan, napalitan ko yan ito. Grabe. Nung makuha ko yung motor na yan, sabi ko, totoo nga. Honda CBR, hindi na nga Raider eh. Mas mahal yan doon sa Raider, 150,000 yan. Yung Raider nasa 90,000 lang. Nakuha ko yan, gulat na gulat ako kasi nakaipon ako ng cash. Bata pa naman, walang pinagkakagastusan, may baon. So lahat ng chine-cheque ko, lahat ng kinikita ko sa First Vita Plus, iniipon ko lang. Nagulat ako, nag-ipon ako. Nung mag-birthday ako, meron na akong pambili niyo ng cash. Yung ngiti ko, abutenga. Hindi ako makapaniwala na parang gusto ko maniwala pero wala na akong magawa eh. Kailangan ako na maniwala kasi dinadrive ko na yung pangarap kong motor. Doon na nagtuloy-tuloy. Simula nung magkaroon ako ng motor, sabi nila, isa lang sikreto sa First Vita Plus. Ang sikreto, ganito. Pangarapin mo, trabahuhin mo, ibibigay sa inyo yung First Vita Plus. Tinry ko, sabi ko, sige, try. Papangarapin ko, tatrabahuhin ko, mangarap ako ng kotse. Total naman, yung talaga yung una kong pangarap eh. Gusto kong magka-kotse bago man lang ako makatapos ng college. Kasi, ang angas kaya. O ikaw, may kotse ka. Diba, may kotse ka, papasok ka ng school. Angas nun. Sakay mo mga barkada mo, sakay mo mga tropa mo. Ang saya, diba? Yung pangarap ko yun eh. Ang kagandahan kay First Vita Plus, nung inaral ko, nung dinire-diretso ko si First Vita Plus, 8 months lang. Opo, 8 buwan. 8 months doing First Vita Plus part-time habang nag-aaral ako, nakuha ko yung unang pangarap kong kotse, brand new Honda Jazz. Wow! 2 days ako nakangiti niyan nung makuha ko yan. 2 days ako nakangiti niyan, hindi mo ako makakausap ng 2 days, nakatitig lang ako sa kotse ko. Tuwang-tuwa ako kasi akala ko makukuha ko yung kotse ko after graduation pa. Pag nakapag-college, after ko ng college, mag-a-apply ng trabaho, iipon, makakapag-ipon ako, makakuha ko ng sarili kong kotse. Pero hindi naman sinabi ni First Vita Plus na ganun pala kabilis. 8 months pa lang, hindi pa nga tapos yung school year nung second year college. April nag-start, December 2013, gulatan, Christmas break, may kotse ako, pagpasok ko ng January, hindi na ako nagmumotor. Diba, pagpasok ko ng January, hindi na ako nagtukommute. May sarili akong sasakyan. Nung makuha ko yan, mas marami naniwala. At tigit sa lahat, ako, yung belief level ko, tumodo-todo na. Ano daw formula? Pangarapin, trabahuhin. Tinuloy ko. Sabi ko, ulit. Try ulit ako. Pangangarapin ko ulit, tatrabahuhin ko ulit, gusto ko na mas malaki sasakyan.
Good news, 1 year and 4 months after, nag-birthday ako ng March 17, 2015. 2015, napalitan ko yung unang kotse ko, pinaltan ko ng mas malaki, pinaltan ko yan ito. Brand new Montero Sport at the age of 20. Tapos nagtuloy-tuloy pa. Naka-Montero Sport ako, sabi ko, yun yung nakikita ko sa speaker dati. Sinasabi niya, kinikwento niya lang, ngayon na-experience ko na. Gusto ko rin yun, yung travel goal na nakuha niya. Local muna tayo. Gusto ko din makapag-travel kagaya na, halos buong bansang Pilipinas na libot na. Pagdating sa Luzon, Quezon, Ilocos, Batangas, Baguio, Subic, Bicol, Mindo, ang dami na eh. Hindi na nga ito lahat, hindi ko na maisa-isa. Sobrang dami na napupuntahan habang nagbinegosyo ng First Vita Plus, may kasamang gala. Ang matindi niyan, hindi ako mag-isa. Pati yung mga grupo ko, nakakasama ko kasi naka-Montero Sport kami. Visayas, Leyte, Ormoc, Iloilo, Cebu, Bohol, Palawan, Boracay. Oo, nagbuburacay kami. Dala namin yung Montero habang nagsiswimming. May galang, habang nagsiswimming, may gala. Diba? May First Vita Plus na kasama. Pag uwi namin ng Laguna, may check-in ulit. Mindanao, nakapunta kami ng Davao, Cagayan de Oro. Sobrang sarap sa First Vita Plus. Siyempre, international, hindi tayo papatalo, nakapag-local na eh. Tuloy-tuloy na natin yan. International, unang bansa ko nalabasan, Macau, China. Yung utak ko sumabog. Yung utak ko sumabog niyan. 19 years old ako niyan, nasabi ko sa sarili ko, ang laki pa pala ng mundo. Nakapunta ako sa Macau, sobrang saya. Tuloy-tuloy na, gala ng gala. Nag-enjoy eh. Okay, Macau, nakapunta na ako ng Taiwan, nakapunta na ako ng Thailand. Galing ako ng Thailand, galing na rin ako ng Hong Kong Disneyland yan. Galing na ako ng Singapore, nakapunta na ako ng Japan. Japan yan, Disneyland yan eh. Ito, Disney Sea. Tapos, ito ay Mount Fuji. Then yung latest ko, yung last 2019, kasi di ba nag-lockdown 2020, ay hindi makalabas ng bansa, hindi makapagdala. Pero yung pinakahuli ko, noong 2019, nakapunta na ako ng Korea. Hindi ko naman sinasabi na imposible. Ang sinasabi ko lang, hindi ko akalain na mapupuntahan, na mararating at the very young age. 7 years pa lang ako sa negosyo ng First Vita Plus, gano'n na katindi. Ang tanong, paano mo nagagawa yan? Eh kasi, sa First Vita Plus, kumikita ako 150 to 200,000 pesos isang buwan. O, binata ka. Diba? Binata ka. Yung parents ko, dalawa lang kaming anak, kaya ayaw ko palisin sa bahay. Sabi niya, dito ka lang, para mas masaya pag nandito kayo, dadalawa na nga kayo eh. Hanggat gusto mo mag-stay dito sa bahay, go lang. Ako naman, enjoy ako. Diba? Siyempre, ang sarap kaya sa bahay. Kasama mo parents mo. May tigaluto ka, may tigalaba ka. Diba? Mas na-enjoy mo. Imagine mo, 200,000, wala namang extra ang pinagkakagastusan. Nakaipon. Nung makaipon, o, ito, nabili ko. Dating pinapangarap lang, diba? Kondo sa SMDC na kondo, Park Residences, sa may Santa Rosa. Tabi yan ng SM Santa Rosa. May kondo na ako ngayon. Tapos yung dating nililingon ko lang sa kalsada. Yung dating pag dumaan sa iyo sa harapan mo sa kalsada, yung mababali yung leeg ko. Halos mabali-bali yung leeg ko kasi gusto ko yun eh. Hindi akalain na makukuha ko. 24 years old. Nag-birthday ako, magte-24 ako, sabi ko ito yung gusto kong pa-birthday ko sa sarili ko. Nagsabi ako sa nanay ko, nagsabi ako sa tatay ko, nagpaalam ako sa kanila. Sabi ko, ito yung gusto kong pa-birthday ko sa sarili ko. Sabi nila, sige, 24 ka na. Kung gusto mo, sige lang. Ano yon? Yung pangarap na nililingon ko, ngayon dinadrive ko na. Naka-Ducati Scrambler Cafe Racer ako ngayon. 800cc. 800,000 pesos. O diba ang guwapo ko na? Imagine, dati, pangarap lang, pero kay First Vita Plus, wala talaga imposible. Tapos yung latest achievement ko, dapat last year, tapos na siya. Kaso nga, nag-pandemic, nag-post lahat, napapost din yung gawaan ng pangarap ko. Pero ngayong taon, nag-resume na siya. Ngayong taon, tuloy-tuloy na siya. At ngayong taon, tapos na siya. Ito na siya. At the age of 26, meron na akong sariling house and lot. Pero teka. Okay? Wait lang. Huwag na muna sa akin.
Tama na muna yung pangarap ko. Tama na muna yung gusto kong makuha. Tama na muna yung mga nakuha ko sa First Makita Plus. Tigil muna tayo kay Tan, kay Christian Perez. Punta tayo sa'yo. Oo, sa'yo. Ikaw, ano ba talagang gusto mo? Ano ba talagang pangarap mo? Ano ba talaga yung mga bagay na gusto mong makuha? Yung bagay, yung tipong pag nakikita mo sa iba, pag nakikita mo sa Facebook, pag pinapanood mo sa YouTube, napapasaan na all ka na lang. Diba? Sana all may ganyan. Hindi importante kung 100,000 yung halaga niyan, hindi importante kung 300,000, hindi importante kung 500 o 1 million, kahit 10 million, kahit 100 million pa yan, hindi importante yan. Ang importante kung yan ay yan ba talaga yung gusto mo? Yan ba talaga yung pangarap mo? Kasi kay First Vita Plus, walang imposible. Kaya ngayon pa lang, isipin mo na. Imaginein mo na. Simulan na natin kunin. Okay, sa lahat ng guest na nandito ngayon, lahat ng guest, tsaka lahat ng dealers, okay, congratulations sa inyong lahat. Bakit ko kayo kinakongratulate? Kasi nandito na kayo sa kumpanya. Nandito kayo sa kumpanya ng First Vita Plus kung saan nagbibigay sa atin ng kakayanan para tuparin lahat ng pangarap natin. Congratulations. Sa lahat ng guest, sumama ka na. Sa lahat ng dealers, hataw na tayo. Walang imposible kay First Vita Plus. Kaya naman, ito yung tema natin ngayon. Charge up, take control. Ulitin ko yung mas matiin, charge up. Take control sa sitwasyon mo ngayon, sa buhay mo ngayon, sa ginagawa mo ngayon, sa mga bagay na gusto mo makuha ngayon, charge up, take control. Tinatawagan to lahat ng millennials na nandyan sa kabilang screen. Lahat ng millennials na nakikinig ngayon, nanonood ngayon, lahat ng millennials na nasa kabilang screen ko, kabaitaan, ages 18 years old to 35 years old. Hi! Tinatawagan ko kayo. Bakit? Kasi kailangan ko yung tulong nyo. Kailangan ko yung tulong nyo kasi merong hinaharap na pagsubok yung buong mundo ngayon. Alam naman nating lahat. May hinaharap na pagsubok ngayon, yun yung pandemic, di ba? May COVID. Bakit ko kailangan yung tulong nyo? Kasi laban natin to eh. Millennials, gera natin to eh. Laban ng generation natin to. Paano ko nasabi? Simple lang naman kasi yung generation after us, yung mas mga bata sa atin, hindi pwedeng lumabas. 18 years old and below, bawal lumabas. Yung generation before us, yung mas matanda sa atin, mataas yung risk pag lumalabas sila. Tayo yung generation ngayon na pwedeng lumabas. Tayo yung generation ngayon na kaya, na may malakas na katawan, na may healthy katawan, na kayang labanan yung virus. Maraming generation yung dumaan, lahat sila may pagsubok. Kung, di ba, kung meron nga mga kwento, nasa history books yan, yung mga lolo at lola ng lolo at lola natin, yung laban nila, totoong gera. May barilan, may saksakan, may patayan, mas delikado yung gera na nilabanan nila kesa sa laban natin ngayon. Pero hindi sila tumigil. Pero hindi sila sumuko. Tuloy, 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 tuloy ang buhay. Para saan? Para sa susunod na mga generations. Tayo yun eh. Ngayon, 2021. Sa atin naman, nakatutok yung spotlight. Tayo naman yung tinitingnan ng mga tao. Tayo naman yung magsisilbing inspiration at saka motivation ng lahat ng generations na susunod sa atin. Kaya tulungan mo ako. Sama tayo. Tulong tayo, sama tayo, tayo yung popronta. Okay? We will take this lead. We will lead the charge. Pupunta tayo sa unahan. Tayo yung popronta. Tayo yung magsisimula ng pagkuha ng pangarap kahit may pandemya. Bakit? Eh kasi gera natin to eh. Laban natin to. Hindi tayo papatalo.
are the resistance. Lahat ng batang 90s. Nasaan kayo? Lahat ng batang 90s, lumabas kayo. Bakit? Ang angas ng henerasyon natin eh. Diba? Ang yabang ng generation kaya natin. Ang bumangga, diba? Tayo yung generation, diba, na nagyayabang sa kwentuhan at saka sa social media, na tayo yung generation na mas malakas, na tayo yung generation na mas healthy. Diba? Tinatawag natin ang mga sarili natin batang 90s. Bakit? Kasi sabi natin sa kanila, nabuhay kasi kami doon sa dalawang mundo. Yung doon sa physical at saka sa technology, nakakasabay kami pareho dyan. Tayo yung mga kabataan na mas healthy daw, okay, ayon mismo sa atin, bubuha tayo ng sariling bangko kasi nakapaglaro pa tayo sa labas araw-araw. Kasi tayo yung generation na pinilit kumain ng gulay. Kasi tayo yung generation na pinilit matulog sa tanghali. Tayo yun eh. Pinagyayabang natin yan, pinagmamalaki natin yan, pues, ito na yung panahon. Ito yung panahon para mas magmalaki. Ito yung panahon, kailangan tayo ng community sa paligid natin. Kailangan tayo ng bansang Pilipinas. Kailangan ka ng pamilya mo kasi tayo, ilang taon simula ngayon, yung magdideklara kung anong buhay yung meron sila, kung masarap ba o mahirap. Starting today, starting now, we will be the resistance. Di ba ang titigas ng ulo natin? O, ang tigas kaya ng ulo natin, walang nakikinig sa magulang. Tayo yung generation kung saan mas nakikinig pa tayo sa barkada natin kaysa sa magulang. Pag sinabihan kang umuwi ka ng maaga, gabi ka umuwi. Pag sinabing huwag kang lumabas, lalo kang lumalabas. Pag sinabing huwag kang bumarkada, walang makakapigil sa'yo. Bakit? Isa lang naman moto natin eh. Ano moto natin? Okay lang. Isang pagalit lang naman yan. Eh bakit ngayon? Ano nangyari sa mga batang 90s? Bakit ngayon, hindi ka nga sinabihan ng direkta na huwag kang lumabas? Nabalitaan mo lang sa news. Di ba nakita mo lang sa TV, nakita mo lang sa Facebook, takot ka na. We will lead the charge. Tayo yung pupronta, tayo yung uuna, tayo yung resistance. Tama na ang takot. Hindi ko sinasabing baliwalayin yung COVID-19. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-ingat. Okay, naniniwala tayo na may COVID-19 pero hindi na tayo matatakot. Simula ngayong oras na to, simula ngayong araw na to, oo, makikinig pa rin tayo. Kasi nakinig na tayo before eh. Natakot na tayo ng takot na takot. Sabi nila 14 days lang, di ba? 14 days para mawala na yung COVID na yan. Then yung 14 days, naging isang buwan, naging dalawang buwan, naging tatlong buwan. Ngayon, isang taon na yung nakalipas. Ano nangyari? Bawal pa rin lumabas. Enough is enough. Hindi tumitigil, hindi nagla-lockdown yung bayarin mo sa kuryente. Hindi nagla-lockdown yung bayarin mo ng tubig. Hindi nagla-lockdown yung gutom na, oh, hindi pwedeng lumabas ang 14 days, hindi mo na tayo kakain. Hindi pwede yun eh. Hindi nagla-lockdown yung pangarap mo. Hindi tumitigil yung pangarap natin. Kaya ngayon mo pailalim yung tigas ng ulo mo. Ipatawag ang barkada, ipunin ng grupo, oo, magpe-face mask tayo, oo, magpe-face shield tayo, oo, mag-a-alcohol tayo, maliligo tayo pagka-uwi kasi nire-respeto natin na totoo, mayroong kumakalat na sakit, pero wala nang takot. Ingat, meron. Pero takot, hindi na, wala na. Simula ngayong araw na to, tanggal na yung takot kasi hindi tumitigil ang bayarin, hindi tumitigil ang pangarap, at hindi tayo magpapapigil sa pagkuha ng mga pangarap natin sa First Vita Plus. Ikaw, tsaka ako. Tara, sama tayo. Kunin natin yung mga pangarap ko, tapos kunin natin yung mga pangarap mo. After a rain, there's always a rainbow. Pagkatapos ng ulan, laging may bahaghari. Kapag tapos ng bagyo, kumakalma yung paligid. Pagtapos ng gabi, laging may umagang kasunod. Pag merong natapos, laging merong bagong nagsisimula. Bakit? Eh kasi ganun tayo mga tao, kailangan natin ng pag-asa. Pag-asa tawag doon.
Na umuulan man, okay lang. Kasi after, may rainbow naman. Na bumabagyo man, okay lang. Kasi pag nakasurvive ka dyan, okay na, kalmado na lahat. Kakalma din yan. Na oo, may gabi. Pero ilang oras lang, tiisin mo lang, ituloy-tuloy mo lang, darating din yung umaga. At pag may natapos, magsisimula. Ang tanong, anong meron pagtapos ng pandemya? I'm Christian Del Villoria Perez, 26 years old, nananawagan sa lahat ng millennials, nananawagan sa lahat ng 18 years old to 35 years old na nakikinig sa akin ngayon. Tara, samahan mo ko. Sabayan mo ko, tayo ang bubuo ng bagong simula para may makikita silang pag-asa pagtapos ng pandemya. Yun lang po. Maraming maraming salamat sa inyo. Great morning, power sa lahat. Thank you.